master tech na si Magner, na ngayon buhay pa eh. Hanggang ngayon, wala ginagawa yung agriculture department at agriculture, di ba? Anyway, ganito ang tanong congressman, kabayan pa kami dahil. Anyway, si congressman sa'yo pala eh, babatanggay nyo rin. So, uwi na tayo, tuwag na tayo sa Batangas mag-usap. Anyway, congressman ganito, naniniwala ka mo ba? Kaya po ba ito ng kulubog na daan? O ng tuwid na daan ng problema ito? Last 4 months na lang. Di ba pwedeng ilabi mo na lang ito sa mga presidential candidate na ito ay maging priority nila kasi tuloy ang bumuyak pag hindi nila bigyan ng priority ito. At itong gobyerno ito, wala na tayong pag-asa dito. Ako, yun ang aking paniniwala. Matagal ka na lumalaban, ilang dekada ka na lumalaban sa isang yan. Wala, babuyan lang ang usapan talaga. Yes, tama ka naman, Mike. Dahil sa tingin ko, wala nang mangyayari sa natitirang 4 months. Ang pag-asa na lang natin dito, yung susunod na presidente na magkakaroon ng malasakit sa ating mga magsasaka. Alam naman nila na halos 30% ng Pilipino ay nasa agrikultura. Pero dito, kung sino sigurado yung magdideklara ng maigpit na suporta sa magsasaka, malamang yun ang aming susuportahan. At ang amin lang inaalala dito, Mike Abe, dahil ang trend ng bagsak ng presyo ng baboy, yan eh dapat eh September, October, November, December, pataas eh. Dapat tuloy-tuloy ito eh. Dahil mag-i-eleksyon, napakarami ng nagagamit na baboy ngayon mag-i-eleksyon. Pero magtataka ka eh, bumaba ng bumaba eh. Eh pag ito'y nagdire-diretso at hindi napigil ito, aabot na hanggang November, dahil December na lang uli yung maaaring magbagong presyo. Aabot ng December ang bagsak ng presyo. Pag umabot na 70 pesos per kilo yan, naku, palagay ko lahat na magbababoy, magsasara. At yan ang ikinatatakot natin. Pag nawala yung backyard racers, which is hanggang ngayon naman eh, nasa mga 60% pa rin ang backyard racers. Pag yan ito totally tumigil, dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak at pagkalugi, ang mga corporation, mamamayang Pilipino, sa kukuha ng bibiling baboy, na sariwa sa palengke ang ating mga mamamaya. Hindi naman pwedeng ipalit yung mga expired na tao na ang binibilang, nandiyan pa sa custom, meron pa 4 million kilos na nandiyan, na walang papeles, eh sinisertify pa yan na fit for human consumption. Ako ay parte rin ng SINAG. Kami ho ang nagtayo na yung SINAG. Tayo nagsabi na magtayo ng SINAG. At tayo rin nagsabi na ang gawin na ng ating chairman ay si Mr. Rosel Duso. Tayo incorporator. Dahil lahat ng mga magsasaka, sa sektor ng magsasaka, ay pare-pareho ng problema. So kaya natin naisipan na magtayo ng tinatawag ng SINAG. Yan samahan ang industriya ng agrikultura. Para may malaman ang magiging problema magpibigas, mag-iisda, asukal, yung baboy, manok, gulay, lahat ini-smuggle. Isipin mo. Hindi bali sana, lagi ko siya sabi, hindi bali sana kung ito'y cellphone. Walang maapikto ang industriya rito. O ito'y langis, walang maapikto ang industriya. Eh ito'y agrikultura na kinagubuhay ng 30% na Pilipino. Eh wala silang protection binibigay. Hindi na yung tulong na subsidy, wala na kaming inihiling. Ang iniiling lang namin, protection. Pero hanggang ngayon, tama si Mike Abe. Ako'y 2002 pa. Noong ito'y pagkumpisa akong labanan. Ako'y nakatapos ng termino. Mabuti na lang, meron namang batas na naipasa tayo, yung economic shabotage, 1 million up, at the available life imprisonment. Ayan, napakalaki. Kaya gusto ko may mahuli rito eh. Dahil yung mga nakatambak na 4 million kilos, ayun, sigurado may mahuhuli. Madadali na nito yung economic sabotage. Kahit hindi nila gawin. Sampula nila. Wala eh. Malinaw. Talamak ang sambuata ng posto, DA, smuggler. At napakalaking pera nawawala sa ating gobyerno. At napakarami pinahihirapang magsasaka. Ito talamak ng smuggler.